Ngayon, kung bago ka sa channel ko, please don't forget to subscribe, like, comment, and press the bell icon for you to be notified in my new videos. Okay? Ngayon, gusto niyo bang malaman paano ko nakuha yung kwintas ko na ibalik sa akin nung inisnatch? Sasabihin ko yan sa inyo. Pero bago ang lahat, gusto ko muna kayo tanungin. Okay? Okay lang ba sa inyo? Tatanungin ko kayo? Of course, di ba? Check! Ngayon, naranasan mo na ba na ma-expelled ka ng dalawang beses nung college? Naranasan mo na ba na nasuspindi ka dahil may sinampal ka sa school nyo? Naranasan mo na ba na pinapulis ka dahil sa kalasingan mo na paaway ka at nabasag ka ng chandelier doon at binato mo yung singer sa bar ng mag? Naranasan nyo na yun? Naranasan mo na ba na nang agaw ng test paper sa panahon ng examination dahil wala kang maisagot? Naranasan nyo na? Naranasan. Di ba ano? Joy? Joy Bongo. Naalala mo? Nasa Canada na siya ngayon. Kinuha ko yung physics yung subject. Kinuha ko yung test paper niya. Dahil malapit ng yung time. Wala pa rin akong sagot. Joy Bongo. Yun. Hindi ko makalimutan. Ngayon, naranasan nyo na ba na matulog sa sementeryo dahil sa kalasingan? Naranasan nyo na ba na palipat-lipat ng boarding house? Naka-13 boarding house dahil pinapaalis ng landlord dahil sa sobrang pasaway. Pag-uwi ka na lasing sa boarding house, nang bubuhos ka ng tubig sa mga ka-boardmate mo. Nangunguha ka ng mga pagkain nila dahil sa kalasingan mo at gutom ka. Naranasan mo na yung mga ganun? Pwes, naranasan mo ba na magsangla ka ng alahas mo typewriter para lang may panginom ka? Naranasan mo na ba na nachismis ka na pick-up girl? Dahil pag wala kang pamasahe at gusto mong pumunta sa isang lugar na mamara ka at sasabihin mo lang na ay akala ko taxi para makalibre? Naranasan mo na ba na binugaw ka at buti na lang at naka-escape ka nun? Yun, naranasan mo na ba na napabarkada ka sa mga drug addict? Ngayon, yun lahat naranasan ko. Ako yun, nung college pa ako. Ngayon, ito na. Paano ako napabarkada sa mga drug addict? Kasi dati wala talaga akong pili. Kahit sino yan, basta mag-enjoy ako at may inuman doon, lak-lak. Sumasama ako. To tell you, wild talaga ako noon. Naranasan ko pa na yung mga kaklase ko wala nang tumabi sa akin. Kasi halos yun, araw-araw. Pagpapasok ako, pag galing ako sa inuman, mga 5 a.m. na morning ako nakaka-uwi. Tapos, pahinga na lang kunti, maligo, minsan hindi na maligo, pasok sa eskwela. Ganun ako dati. Amoy yosi ako, ganun, kaya walang tumatabi. So ngayon, ito na. Paano ako napabarkada sa mga drug addict? Ganito yon, may istorya yon. Sa tapat ng boarding house namin, meron yung mga doon, yung mga ano sila, yung nag-gitara ba? Alam nyo yung maingay, yung parang may amplifier, yung electric, ano ba yung guitar? Ganon. Ganon sila. Tapos grabe yung sila, mga pawis, mga long hair, ganon. Ngayon, palagi naman akong dumadaan, pero that day talaga, iba. Dumaan ako noon, kaso dati, grabe ako naman magdamit.
May mga backless dyan, mga ganyan na mga short. Ganun ako dati magdapit. Tsaka siguro yung katawan ko dati 36, 24, 36. Hindi naman. Pero meron ako dito. Maano ako dito, ganyan. So ngayon, pagdaan ko doon, may nag-ano, sabi na kasarap naman yan o dami sigurong gatas niyan. Pumapanting ang tenga ko. Ngayon, dati pa, siguro dahil sa kabataan ko ba, wala akong kinatatakutan. Meron pala yung papa ko. Yun lang, papa ko lang. Kahit na ano ka, sino ka, hindi ako natatakot sa'yo. Dahil yung nasa isip ko nga, pareho lang naman tayo, isa ang buhay. Ganun yun ang ano ko ba, pag-iisip ko dati. So yun na. Anong ginawa ko? Nung sinabi na kasarap naman yan at saka lahat sila yung ganun. Ganun. May pagbalik ako niyan. Sabi ko, ano? Anong sinabi mo? Tapos sabi niya, bakit? Tapos sabay tubingin siya sa dito ko nga. Saka yung parang may pagbanyak pang tingin, may pagdila, yung sinampal ko. Pak! Sampal ko ng ganun. Silipa ko yung mesa nila na may mga numi na ano, mga red horse. Sinipa ko yun. Ngayon, yung isa nilang grupo, yung gitar, gusto akong paluin ng ganun. Yung isa doon, isa, sabi niya, wag. Para bang inawat? So yun, nagwala ako. Bakit? Bakit ako ano? Binabastos niyo ako. Ano ba ginawa ko sa inyo? Ganun. Grabe sa inyo. So yun nga, buti na lang yung isa doon, nanghingi siya ng sorry. Sabi niya, sige na, umalis na daw ako, sorry. Hanggang noon, after noon, tinatawag na nila ako yung parang gusto nilang makipag-friend sa akin. Eh kaso nga, di ba, inuman doon. So, inom ako, inom. Ngayon, nalaman ko, later on, na nag-aano sila. Turok ba? Turok, guys. Alam niyo po, ganun ako dati. Curious ako. Gusto ko rin na subukan ba lahat? So sinabi ko, napaklose na nga ako sa kanila, no? Ganun na. Sila na nga yung parang grupo ko. Pero may marami akong kagrupo. Meron akong mga tambay. Kaliwa kanan, kahit saan, kahit sino. Basta mag-enjoy ako sa'yo. Wala akong pakialam kung ano ka. Yun. So yun na nga, anong tawag nito? Nawala tuloy ako. Na napabarkada at gusto ko ngang mag-try nung ano, yung turok ba, injection. Sabi ng tawagin na lang natin siyang si Mike. Mike ang pangalan niya. Yun, actually patay na po siya. Pero ayokong banggitin yung tunay na pangalan talaga niya, Mike na lang. Sabi ko sa kanya, patry mo naman ako ng turok. Sabi niya, ay hindi. Sabi niya, kung gusto mo, hindi sa grupo na to. Ayaw namin, ang tingin namin sa'yo, sister. Ganun ang sagot niya. At sabi ko pa, gusto ko pa ngang sumali sa frat nila. May frat sila eh. Ano, actually prominent sila doon sa lugar na yun. Kilala sila. May kaya. Yun nga, gustong sumali sa frat. Ang sagot niya sa akin, bakit ka pa sasali ng frat? In ka na sa grupo? Wala, gusto ko lang. Kasi yung proud ba ako na may frat ako? Pero ayaw talaga niyang pumayag. Bakit daw gusto ko pang magpabugbog at mga mayroon pa daw yung gagawin sa'yo na pwede daw ikakamatay ko na bakit ko daw ano yung sarili ko? Ang tawag nito? Ganun ba? Yung masasaktan ako na ina nga daw ako sa grupo. So, yun na. So, ayaw talaga niya. So, yun na. Ganun na. Okay. Ngayon, close na kami. Sa grupo kong yun, pag mag-inuman kami, meron pa, come and go yung tao na mga na-encounter ko. Ang dami nila. Okay, ang dami ko dahil kilala. Ngayon, yun nga. One day, galing ako ng school noon, naka-uniform. Heels. Lakad. Tatlo kami noon. Lakad kami ng kaibigan ko. Sus, may bigla ba namang sumalubong. Alam mo yung ang bilis ng pangyayari, yung alam mo ang ginawa, hindi ko talaga makalimutan yung pak
tunog talaga yung parang binanon sabay binanon yung kwintas ko. Sobra, hinabol ko talaga yun. Dahil alam niyo po, yung kwintas na yun, 50,000 yun worth. Yun ang alam ko na benta ng na yun ang benta ng mama ko. Kasi yung mama ko, nagbebenta siya ng alahas dati. Kumpleto naman ako sa alahas, eh, hindi nga ako makontento kasi si show off girl nga ako ba. Gusto kong anuhin na mayaman kami. So, kinuha ko lang yun. Pero ibabalik ko din. Naku, nakarma yata ako yun na snatch. Pagka-snatch yun nga, hinabol ko. Wala, hindi ko na mahabol. Yun. Grabe ang iyak ko. Ngayon, sa pag-snatch pala niya, may nahulog sa kwintas kong mga ganyan. Siguro mga 2 inches or 1. Hindi ko alam kung anong inches eh. Mga ganun, mga ganyan, ganyan. May nahulog doon, nakita na ang kaibigan ko. So yun na. Wala akong maisip ba? Sabi ko na, kailangan kong ano, mag-report or ano ang naisip ko. Yung kaibigan kong si Mike, pinuntahan ko kaagad sa school niya. Sabi ko, Mike, tulungan mo ako. Samahan mo ko sa pulis, ganun-ganun, sabi ko. Samahan mo ko sa pulis kasi yung kwintas ko na snatch, eh, yung mama ko pa naman, hindi niya alam yun, na kinuha ko lang yun sa kanya. So, ganun siya na, relax, relax ka lang. Saan ba in-snatch? Di sinabi ko yung street. At saka, tinanong rin niya kung anong oras. Sabi niya, relax ka lang, masosolve natin yung problema mo. So, sabi ko pa, sana nga, sabi ko sa, pero parang ano ba? Ako na talagang parang sure siya na masolve yung problema ko. Ngayon, ito na. Umalis siya, siguro mga 3 hours yun, nawala siya. Pagbalik niya, sinama niya ako. May pinuntahan kaming lugar. Ayun, sabi niya, ito ba? Ito ba siya ang ano? Nag-snatch sa kwintas ko. Sabi ko, hala, siya nga. Paano niya siya nahuli? Mike, sabi ko, paano niya siya nahuli? Pagkatapos, binatukan ni Mike yung snatcher, sabi niya. Ikaw ha, sa susunod, kilalanin niyo yung ano, yung i-snatchan niyo. Ngayon, sabi naman ng snatcher na paano? Tatanungin muna namin? Kasi sabi nung si Mike, sabi niya, alamin niyo muna. Ha? Bago nyo kayo mag-snatch, sister namin to, sister. Kaya ang sagot nung snatcher, so tanungin pa namin bago kami mag-snatch kung sister nyo. Imbis na nainis ako dun sa snatcher at saka dahil nga sa sakit ng pag-ano ba niya sa akin dito sa dibdib ko, napatawa tuloy ako. Pero nagpasalamat na rin ako at yung nakuha ko na yung pintas. Ngayon, nalaman ko na kaya pala nahuli ni Mike, nung kaibigan ko, yung snatcher na yun. Kasi pala, yung leader ng mga snatcher, kaibigan ni Mike. Yun ang sabi niya sa akin. Noon, di ba sabi, 3 hours na wala siya. Umalis siya. Pinuntahan niya yung leader na yun para tanungin kung sinong nag-aano doon sa... Ewan ko kung paano na, basta ganun ang nangyari. Yung leader ng mga snatcher, isa sa mga kaibigan niya. Tinanong ko nga siya na kung na-meet ko na ba yung leader na yon, hindi ba siya nakukonsensya siya sa pinaggagawa niya. Sabi niya, huwag mo nang alamin kung ano, ang importante na balik na yung kwintas mo. Kaya yun, hindi ko na rin inalam. Doon ko nakuha yung kwintas ko nga, nasa akin na. You know, after that, nagka-phobia na po ako. After that, hindi na ako nag-aalahas talaga. Long time, ngayon na lang din to. Nung niregaluhan ako ng asawa ko, pero very long time na nagka-phobia ako na hindi mag-alahas. Alam niyo po, may natutunan din ako sa... Ano ko ba dati sa mga naranasan ko dati? Yung mga nagda-drugs ba, di ba? Parang ang sama ng tingin natin sa kanila, ganun, di ba? Pero alam niyo po, hindi lahat. Kasi yung kaibigan ko nga si Mike, ano talaga siya eh? Nagda-drugs talaga siya. Turok eh. Pero hindi siya ano,
hindi siya ganun, napaka-respectful niya sa akin. At alam niyo pa, pag mag-inuman kami, ako pa yung basagulera. Ako ang tawag nito? Troublemaker. Unting lang, tak-tak-tak. Ito, makapag-witness nito. Diba, Susan Diliosa? Sansu, alam mo yan, diba? Pagpupunta ako doon sa ninyo, sa restaurant ninyo, Sansu, may pagtago ka na sa aparador at ayaw mong makita kita doon. Ganun po ako. Kaya, yung natutunan ko talaga sa pag natutunan ko dati, para bang hindi ka mag-judge. Kaya ako hindi ako judgmental eh. Kagaya nung napaano nga ako na pick up girl, eh, hindi naman. Kaya yung pag may mga chismis ako na narinig na ganun siya, hindi ako naniniwala ng mga ganun. Kasi ako to cease to believe talaga ako eh, ganun ako. Kahit sino ka pa na magsabi sa akin, kapatid, pakita, nanay, pakita o hindi ako maniniwala sa'yo. Ganun talaga ako, to see is to believe. Ganun ako, hindi ako yung yung nagja-judge ng tao. So yun nga, nakuha ko yung pintas ko. Tsaka ito pa pala. Na-mention ko, 'di ba, na naranasan ko ring binugaw ako pero nakalayas ba ako? Sa susunod dyan na episode ha, kung interesado kayong malaman paano ako nakalayas noon. Oo, naranasan ko yun. Na binugaw ako. Paano, kung gusto nyong malaman yun, comment lang kayo. Para, ko yun, yung istorya kong yun. Okay? sana may natutunan kayo. Or, sana man lang nag-enjoy kayo. Oo. Hindi, natutuwa lang po talaga ako. Kaya sinishare ko talaga ito sa inyo. Kasi alam nyo ba yun, yung mga karanasan ko dati na napapangiti ako. Oo, totoo. Kasi sobra akong nag-enjoy. Na-enjoy ko talaga yung college ko. Sobrang sobra. Yung pagka-teenager ko. Enjoy na enjoy ko. Kalain nyo yun? Yung wild dati. Oh, loyal ngayon. At tsaka, mabait. Oh, di ba? Kayo, kayong judgmental. Okay? I love you all. Thank you for watching. Mwah!